What's up mga kabarkada? So ayan, nagbabalik na naman ako and for today's vlog, mag-unbox tayo ng package na in-order ko dun sa Manila, kaya mag-disinfect muna tayo. Disinfect lang, sanitize. Para iwas COVID tayo. So ayan, galing ito sa Manila, galing kay Romar Zabal. Binili ko ito sa kanya and shifter ko ito, galing po sa kanya. Binili ko to ng mura lang, pang budget wheel lang na shifter. So mag-unbox tayo, then a-assemble natin. Ituturo ko sa inyo kung paano i-assemble tong shifter na to, kasi nakabaklas siya, naka-disassemble siya. So tuturo ko sa inyo kung paano mag-assemble ng shifter na ito. So magsisimula na tayo. Alright, so mag-unbox na tayo. And yan. So maganda yung pagkaka-package. Naka-fragile naman siya ng tape, yung tape. At mabilis naman siyang dumating dito, mga 3 days, 2 to 3 days. 3 days ata yung sinintal ko bago dumating tong package. So okay, mura yung brand niya. Budget main. Pwede na siya, pwede na siya. All right, so full set XRM 125. So may yung mga nabibili kasi single shifter, so walang footrest para sa angkas, kaya ito full shifter siya, so meron siyang para sa angkas mo. Ayan. So kulay black silver yung kinuha ko kasi hindi na available yung silver, pero maganda naman yung kulay. Okay naman siya. So makapal yung shifter natin. So siguro matibay talaga to, kasi nakikita naman dito na medyo magpag yan. So ito yung para sa brake niya. So may mga parts dito para sa bracket. So kompleto na siya. Kompleto talaga. Ayan. Para sa preno, makapal. Maganda tong Okimura na shifter para sa ating XRM. May mga spacer dito, tornilyo, yan. Yung nut niya may anti-vibration na para di matanggal pag nagbabibrate. Tapos para sa harap, sa picture kasi akala ko manipis lang yung mga ganito niya. Okay naman siya sa personal, maganda takto lang sa paa natin. Tapos muna natin, ha. Right, so para sun cap. Dito sa likod. Wala na. Yan. May red pa pala dito. So ituturo ko na sa inyo kung paano assemble itong shifter natin. So actually first time ko din mag-assemble, kaya so i-discover ko na lang kung paano to assembling. Kailangan lang natin ng Allen wrench para mahigpitan natin itong mga tornilyo niya. Unahin muna natin sa right side niya. So right side, ito yun. Dalawang washer. Ito yung para sa left. Ito yung para sa right. Alright, so nakawit na natin dito. So
makikita nyo dun sa may bearing, meron siyang space dito. So dun yung ilalagay yung ano dito. So sakto siya dun, spacer niya. Tapos lagay na natin ganyan. Alright, so inapak ko na lang yung ano ng sisto ng camera natin para makita nyo yung pag-assemble ko. So ito, may washer siya dito. May dalawang washer siya. So wala nang washer dun sa likod. Diretso na yung tornilyo. Yung isang washer nandito siya. Tapos, nandun yung isang washer. Tapos, sunod itong para sa brake. Tapos, washer na naman. Para mas ma-smooth yung pag-clean ng freno natin. So dapat smooth lang siya. Hindi siya mahigpit. Mahigpit pero dapat yung bearing yung nagpa-play. Like dapat to. So ganyan lang. Alright, so nakikita nyo may mga letter siya dito, L at R. So para sa right yung gagawin natin. Nakikita nyo may pa-curve siya dito, tapos yung dun sa baba meron siyang sharp edge. So pag yung fold mo ganun, kaya ito yung ganito yung resto niya. Yung R na sa baba, yung dito sa pantin dito. So medyo okay na tayo dito. Next is itong para sa left. Ganun din. Pagkatanggal ko ng tornilyo, may dalawang washer siya. Dalawang washer. Saka isang spacer. Ito naman yung para sa cambio niya. Spacer, lagyan ng washer, tapos lagyan na natin to, tapos spacer na naman, washer, tapos ito na. Para sa left naman. Also, tignan natin sa mga additional niya. Hindi pa ako nalagay pa. May extra siyang, hindi ko lang alam kung extra to, pero siguro extra tong ano para dito, extra para sa ating rod. So
So yung rod kasi para dito. Ready ko sure po. Siguro extra lang to. So tignan natin tong mga washer niya. Marami siyang spacer. Marami siyang spacer. So may factory defect yung mga iba. Pero okay lang, spacer din lang yun din naman. Iwan ko lang kung para saan itong mga tayo. Siguro yung mga iba kasi nagsinubrahan na lang para in case lang na may mga spaceran, pwede siyang mag-spacer. Lalo na din sa may ano, din sa bagong kabit natin. So kailangan natin itong mga spacer. Ito yung kukonek din dun sa cambio natin. Kompreso na siya. Alright, so tapos na tayo dito sa pag-assemble. Ipapakita ko na lang susunod ng video yung pagkabit natin dito sa ating shifter. So ituturo ko sa inyo kung paano ikabit, including sa mga natirang parts. Ituturo ko sa inyo kung paano ikabit doon sa ating motorcycle. So ito lang muna sa ngayon, and don't forget to like, share, and subscribe on my YouTube channel. So, salamat sa panonood and God bless.